ito na inaabangan ng mga suki natin. At ito yung programa natin ng WWW. Oo, ibig sabihin Women's Wellness Welfare. Oo. Women's Aban. Wellness Welfare. Oo. Yan, WWW. Dagdagan ko pa ng isa. Yes. Wednesday. Wednesday. Correct. Oo. Puro W. Napakakaiba kasi ito na yung pag-uusapan natin na mention before ni Bette. Oo, yung hormonal imbalance at saka imbalances sa ating katawan. Lalo na sa mga babae kasi ipofocus din natin. Ang dami kasing hormones na pinag-uusapan. Kaya lang ipofocus lang natin dun sa three important hormones or your master hormones ng ating katawan. Yan. Oo, alam naman natin napaka-importante yung hormones sa ating katawan, hindi nakikita, pero ang daming pwedeng gawin sa ating katawan and paano natin aayusin yon. Parang ano, simple para maintindihan yung mga nanonood, yung hormones, para po yan yung pinagsamang traffic lights natin at saka yung traffic enforcer ng daan. O diba? Okay. Package deal, parang ganun. Yes. Bakit? Bakit? Oo. Paano? Kasi ito, yes, ito yung nagsisignal sa atin kailan tayo stop, kailan go, kailan standby. And then of course, meron din nagdidirect ng traffic, yung traffic enforcer. So kung hindi maayos, like yung mga important portion ng katawan natin, like the thyroid, the lymphatic organs, and the reproductive, pag hindi yung nagkakasundo, yung mga point to points, nako, nagkakaroon ng problema ang isang babae. Yes, so so kaya pag dumating sa iyo ang pasyente, sa akin, nako, marami yung reklamo na hindi maipaliwanag. Oo, ang daming nararamdaman na hindi naiintindihan sa matagal na panahon. And nobody explains, walang nagpapaliwanag, pero nangyayari yan. Oh yes, okay. So imbalances yun. Number one, ano ba yung mga signs? Seven, napakasimple. Kung alam natin yung seven dwarfs ni Snow White. Yes. So meron din seven dwarfs ng sign ng mga hormonal imbalances. Kasi yan ang sisigaw. Number one, yung mga, di ba, meron sa, ano ba mga pangalan nun? Si Sneezy, si Sleepy, ayan. Naandyan si Itchy. Meron pang ano, meron pang droopy doon. Yes. Hindi, parang wala atang grumpy. Grumpy. May grumpy ba dun? Yes. Number one, ayan. Kasi pag hindi balanse, talaga magkakaroon ng problema. And normally, based on our statistics, nowadays, yung babae, lalo na ng babae, yung 30s and above, nakaka-experience ng mga ganitong problema na minsan hindi natin alam na galing pala sa hormones or hindi nagkakasundo-sundo yung mga master hormones natin sa katawan. Ito yung babanggitin natin later on, yung estrogen, cortisol, and insulin. Yan yung tatlo. Sige. So ano yung mga seven dwarfs or signs ng hormonal imbalances? Kung kayo po ay 30s and above, at kayo po ay nakakaramdam ng irregular periods, may mga babaeng irregular, hindi monthly, or hindi tumatama sa number of days, or kaiksi lang yung number of days, nako, kayo po ay may problema. Either ito ay natitrigger ng stress, bad relationship, mga toxic toxins, baka kayo gumagamit ng mga toxic chemicals or makeups, pagkain, pwede rin po. That means, kayo po ay may throw off ng hormones, kaya po hindi nagno-normalize yung ating periods every month. Ayan, so yun po yung ating i-check. Second is, ang dami nating stubborn body fats. Nako, kahit anong gawin natin, ayan. O kailangan natin exam. Shadow clingy, leave me alone. Oo, stubborn. So, kailangan examine natin yung katawan yung mga babae. Meron tayong mga physical examination. Yung mga fat deposition, yung paborito nila, yung hip, yung thigh, and tummy. Yan po yung mga paboritong imbaka na mga adipose tissues ng ating katawan. So, kaya nag-gain tayo ng weight. And then, of course, na po ay sintomas ng hormonal imbalance. Ay, nako. So, simply yung mga body shape nagsasabi na, oops, may problema sa ating katawan. Number three, si itchiness. Ito yung mga yeast infection, mga UTI na hindi natin pabalik-balik. O, minsan sasabihin natin either dahil sa pagkain or dahil baka
sa sexual intercourse o yung nakuha ko sa asawa ko or Samuel. Ayan. But of course, ito po ay dahil sa either too little or kukonti ang hormones or sobra naman sa hormones. Much. Yes. Pag too much, that means prone kayo sa yeast infection. Pag naman too little or konti, kayo naman ay prone sa UTI, urinary tract infection. So remember, laging balance. It's balance. Okay, number four, ayan yung mga dryness. Oo, yung vaginal dryness. Hindi po yan normal. Hindi yan, sabi nila, kasi nagkakaedad na ako or papunta na ako sa menopausal. So kaya may dryness. Yes, oo. It's minsan tabu or very awkward natin pag-usapan. But of course, ayaw natin pag-usapan na honey, kasi dry ako, ganyan-ganyan. Yes, oo. Pero ako, kailangan natin malam, napaka-glaring. Ito yung pinagsisimula ng mga maraming problema and of course, mga marital secondary problems. Yes, ayan, tama yon. Si Beth siguro yan. Totoo. Oo. Talagang maraming naghihiwalay. Alam niya lang yan. Pagkabasa lang yan. Kaya pag pwede kaya pa nagtotalk yes sa couples sa na-suggest ni Beth so sa mga couple yung mga couple groups pa nagtotalk ako ito yung mga isang issue yung mga 40s kasi nga may mga requirements and mga activities tayo na kailangan ibigay pareho sa couple. Pero kaya lang dito nag-start yon. Hindi na iintindihan ng asawa na may pinagdadaan ng physiological changes yung babae na dapat maintindihan. Oo, bakit nagtatalikod na yan? Nagtatabo na ng, nagtatabo na ng kumot? Maaga ng matulog? Or marami na ginagawa? Oo, marami na ginagawa sa kusina, sa bahay, pinauuna na matulog na bistel. Yes, oo. Normally, hormonal imbalance ang issue. May mga vaginal dryness. Siyempre, of course, mapipil mo na hindi ka comfortable. So, awkward lang pag-usapan, pero ito nangyayari. And then later on, pag hindi natin naibigay, ayan, sisimula nang lalayo yung asawa, yung lalaki, of course, maghahanap kahit hindi niya gusto. Kasi nga, hindi na ibibigay yung there's needs. There's a way to, yes. To address that, di ba, Doc Bunny? Meron kang pwedeng gawin para hindi mangyari yan. Yes, ano pwedeng gawin? Yan ang advice.